gagawin natin sushi, may tobiko, meron tayong crab stick, merong avocado, cucumber, at andali, kunin ko yung isa pa. Meron tayong boiled shrimp. Gagawa ako ng California maki at tobiko sushi at saka ebi sushi. So, pwede na natin i-prepare ito siguro. Para maibalik ko na sa freezer itong ating crab stick. Kailangan natin ng isa, dalawa, mga yan. Tatlong ano siguro. So, balatan natin ang ating cucumber. Pwedeng hindi na rin siya balatan kung tutuusin. Hindi natin siyang balatan. Biyakin na lang natin. Sa Japan kasi hindi na binabalatan ang biyain na lang natin siya. Ganyan siguro yung laki. Kung ano yung laki ng crab stick, yun ang laki ng cucumber. Yun ang haba ng cucumber pala. So ako ganito ginawa ko. Teka nga, tignan ko kung makunat yung balat. Makunat yung balat. Pag makunat yung balat, alisin yung balat. So ito, tama, bumaba na yung asukal. Shake uli. Shake uli natin para matunaw yung asukal. So, ginawa ko doon sa rice is baka medium lang siya. Hindi ko hinay kasi 2 cups lang naman kasi yung inano ko. Yung sinaing ko. So, medium. Nung umpisa na siyang mag-boil, mabilis siyang mag-boil, nilagay ko na sa low, sa pinaka-low para mainin siya, hindi masunog yung ano, yung ating bigas. So ito naka-low siya ngayon at nasa process na siya ng iniinim na. So tin-transfer ko dito para mas makita mo. Tsaka natin pa alipin. Kailangan kasi luminaw siya. So nakita niyo? Malinaw na 'yun sa baba. So, kailangan lahat yan magbago. Kailangan ganyan ang kulay niya. So, antay pa tayo uli. Yan po ang itsura niya. So, gagawin natin. Bubuin na po natin. Sandali lang. Ito na naman ako. Daldal ako lang daldal. Hindi na naman pala nakarecord ang aking ginawa. So,
ipapakita ko sa inyo ang aking finished product. Mukhang tagumpay siya. So, ito ang aking finished product. So, magagawa pa tayo ng isa. Ang susunod natin naman ay naka-inverted naman siya. Sa loob naman yung sa labas naman yung nori. Yung ating nori. So, gawa lang ulit tayo ng ano para hindi yan. Mainam siguro hindi na ako mag-pause. Dahil pag na-i-pause ko na naman tsak. Makakalimutan ko na naman ulit siyang buksan. Gawa naman tayo ngayon ng nasa labas ng sushi. Gawa ulit tayo ng bowl ng kanin. Sarap ng sushi niya, yung pinaka sushi rice. Para kayo talagang kumain sa ano, sa Japanese rice, sa Japanese sushi. Promise. So ito naman ang ating same procedure pa rin. Ang kakaibahan lang, binaliktad ko kanina yung ating nori. Nasa labas, nasa loob yung nori ito, nasa labas na siya. So lagyan uli natin ng crab stick, cucumber, at ang ating asa na yun? Aking kutsilyo. Ito. At ang ating abogado. Abogado. Ang ating abogado. Masarap tong abogado eh. Lasa siyang maguro. Milky. Masarap siya talaga sa sushi pagka kinumbay mo. So, tapos magagawa pa tayo ng ano, sushi, heavy sushi at saka tobiko. Masarap din yan. So, ito, fold na natin siya. Umisama yung plastic. Hold. Ipasok nyo maigi yung inyong laman sa nori. Ayan. Hold. Hold. Ayan. Kaganda. So, pantayin natin siya ngayon. Pasok natin yung ating sobra-sobra sa gilid. Ganun din sa kabila. Tuck in lang.
So, ito na ang ating sushi na nasa ibabaw ang nori. So, hiwain natin siya. Sa gitna. Medyo lumalaban ang ating kutsilyo. Kailangan talagang basang-basa at malinis yung kutsilyo natin. Kailangan wala siyang lagkit. Kasi pag may lagkit, lumalaban ang sushi. Kita nyo, smooth. Pagka malinis. Always basa lang. Okay. Ang dali lang gawin, sa totoo lang. Hindi mo na kailangan pumunta pa't gumastos ng mahal sa... Teka, parang hindi na... Naiwala yung gusto. Yun. Okay. Hindi mo na kailangan gumastos ng... perang ng malaking halaga para makakain lang ng sushi. Kahit kayo, pwede nyo gawin to. Basta meron kang rice vinegar. Hindi po po pwede ang ano ha, ang suka natin sa Pilipinas. Hindi po ano yun, hindi angkop sa ano yun. Sa ating, so pakita ko sa inyo ang finished product. Ayan siya. So atin ang ilagay sa plato. At pwede nang kumain siguro ang aking asawa. Oh, wait. Kailangan pala.